Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Stephanie Cadigao mula sa UP Diliman. Ibabahagi ko po sa araw na ito ang aking pag-aaral at presentasyon hinggil po sa mga mangingisda at ang lokal na industriya ng gubat sorsogon. Ang pag-aaral po na ito ay ang aking pinasa para sa pagtatapos ng master's degree sa Araling Pilipino sa UP Diliman. So ang aking pong pag-aaral ay ang hinggil sa politikal na ekonomiya ng blue economy, isang pag-aaral sa industriya ng pangingisda sa gubat sa Sorsogon. Sa pag-aaral, isda at lamang dagat lamang ang pinaka-globalized na pagkain sa mundo. Ayon naman po sa sinasabi o binabanggit ng Blue Economy, ito daw po ay ang sustainableng paggamit ng biodiversity. So, ito po ay isang proyekto na may layunin din para matugunan ang food security. At ito naman daw po ang kasagutan para doon naman sa hindi sustainableng pangingisda. At matugunan din ang usapin sa climate change at carbon budgets, gayon din ang marine at coastal tourism, at ang pagsupo sa pollution at kalat sa karagatan, at ang paggobyerno at sa international na kooperasyon. Kung kaya't ang layunin at ang balangkas ng blue economy ay siya rin namang ginamit noong 2012 doon sa tinatawag na asamblea na Rio 20. Dito sa asamblea na ito, na tinatawag na Rio 20, ay nandoon yung mga layunin tulad ng mga sumusunod: ang pagpapalawak sa mga pasilidad at kagamitan sa mga pantalan at barkong pangkalakalan, pagbuhay muli sa pangisdaan sa pamamagitan ng mga fish ban at pagtanggal ng mga subsidiya, pagpapalawak ng ekoturismo sa karagatan, at ang mas pagpapabilis sa pagpapalawak ng aquakultura. Gayon din ang pagmaksimisa sa mga enerhiyang makukuha sa karagatan o ang tinatawag na offshore mining at renewable energy. Gayon din ang pagpapaunlad sa biotechnology at pagmimina sa mga seabed sa pamamagitan ng mga submarine. So ito po yung mga proyekto ng Rio 20 noong 2012. Samantala, kung yun po ang itsura ng ang global na usapin sa pangingisda, sa maliit na bayan naman tayo tumungo. So, sa lokal na karanasan ng gubat Sorsogon, bilang isang coastal area din sa na matatagpuan sa coasts ng Pacific o ng Dagat Pasipiko, ganito po ang itsura doon sa bilang isang lokal na setting, no? Isa siyang lumalaking at sumisikat o nagiging bantog ngayon bilang isang surf spot. Pero bukod po doon sa kanyang magagandang tanawin at turismo, ay yun po, isa siyang pang-agrikultura at na malaki ang ambag sa pangingisda at sa agrikultura. So ating kilalanin yung gubat Sorsogon. So ito ay matatagpuan sa silangan ng Sorsogon na may 42 barangay at 13 coastal na barangay na merong mahigit kumulang sa 59,000 na populasyon. At dahil nga po bukod sa pagiging tourist destination or tourist spot, ito po ay may kalakihan na papel sa agrikultura at pangingisda. Kung kaya sa gubat Sorsogon, sa Region 5, ang pangingisda at turismo ay magkaugnay o yun po ang isang industriya na nagbibigay kabuhayan sa mga lokal ng gubat, Sorsogon. Pero kung tutuusin, makikita na
mayroon lamang niya 6.22 hektarya o tinatayang 0.07% lamang ang nailalaan para sa turismo at mas may malaki pa rin bahagi ang pangingisda na mayroong 100% o mayroon itong 1,517 hektarya o umaabot sa 93% na municipal waters at mayroong 112.48 na hektarya o 7% na coral reefs. Sa pangkubuan ng industriya ng pangingisda, ay mayroong 24,229 na populasyon sa coastal area. At karamihan dito ay mayroong 2,500 na pamilyang lumalahok sa pangingisda. Ang buhay pa para isda o mangingisda sa gubat ay may ganitong larawan o imahe. Ang mga mangingisda sa Bicol Region ay mayroong tinatayang 49.9%. At ito naman po ay matatagpuan din ang malaking bahagi na ito sa Caraga at Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao bukod po sa Sorsogon at iba pang bahagi ng Bicol. Tuwing Marso hanggang Agosto, ang mas paborable ang mga panahon para sa pangingisda at mayroon naman ding mas konti na panahon para sa pangingisda mula Setyembre hanggang Pebrero. Sa imahe o kaya sa larawan ng mga paraisda sa gubat, makikita po natin yung mga naglalawod o paglilawod o yung nagko-commercial fishing. Mayroon din po na nangingisda doon sa municipal waters at saka yung mga seashore pickers. At mayroon din pong nabuo o kaya ito po yung emerging o kaya yung mga nagsisimula pa lamang na mga klase ng mangingisda na aking tatalakayin sa kalaunan na itong presentasyon, ang grupo ng aquaculture o yung mga mag-aalimango. Sa pag-iikot natin at sa pagsasaliksi, karamihan po sa ating mga mangingisda sa na lokal sa gubat ay mayroon pong mga pamamaraan na katulad naiiwanan at katulad pa rin ng mga traditional na pamamaraan ng pangingisda. Sa katunayan, makikita po natin sa bandang kaliwa at baba na larawan, ito po ay isang makeshift na instrumento na ginagamit para makapaghuli ng mga isda at iba pang mga lamang dagat. At karamihan sa kanila at madalas sa madalas ay naglilikha lamang sila ng kani-kanilang mga kagamitan para sa pag-iisda at nananatiling mano-mano ang kanilang paghuli. At ito naman po ang mga shore pickers na tuwing low tide lamang o pagtuwing hubasan lamang sila makikita sa dagat. At yun naman po ang nais kong talakayin ngayon ay yung nabubuong mga uri ng mangingisda na matatagpuan doon sa mga brackish waters. At sila po ay ang mga nai-involve din ngayon sa kasalukuyan at pinapaunlad ang industriya ng pag-aalimango sa gubat Sorsogon. Ito po ang naging larawan namin mula sa isang training na binahagi namin at tinulungan silang i-facilitate ang leadership training na ito mula doon sa kanilang organisasyon. Ayun po. Sa industriya ng aquaculture na aking tatalakayin, kung saan nagmumula itong mga mag-aalimango sa gubat Sorsogon, nakita nila yung potensyal ng pag-aalimango bukod sa pangingisda. Makikita po natin na dito po sa chart na ito, kung mayroon tayong puhunan na 3 piso,
Pero mayroon siyang mortality rate na 60, makikita natin na ang kita nila ay nasa 37 pesos lamang. Samantalang kapag sa sugpo, magmumuhunan tayo ng 50 centimos, pero kung mayroon itong mortality rate na 97%, ay kikita ka lamang ng hanggang sa 23.50 pesos, ay nagkakaroon ng kompetensya o kaya nagkakaroon ng mas ideal na or potensyal na bahagi yung sa alimango. Kasi kung makikita po natin, mayroon po siyang puhunan na 32 pesos at mayroon siyang maliit na mortality rate na 20% lamang. At maaari mo siyang ibenta ng mas malaki dahil po sa demand sa loob at labas ng bansa. Kung kaya't maaari mo itong maibenta sa 1 kilo ng 968 o kaya hanggang umaabot sa 1,000. Pero ngunit bakit nga ba nabuo o natulak din ang mga mangingisda na mag-alimango na lamang? Marami po kanina pinaliwanag ko po na marami pa rin pong nananatiling nandoon sa mga mano-mano na pamamaraan ng pangingisda at dahil limitado din ang magagandang pagkakataon sa panahon para mangisda ay natutulak po ang karamihan sa mga mangingisda na maghanap ng ibang alternatibo kaysa sa pagpapalaot. Kung kaya nakita nila yung potensyal at yung demand ng pag-aalimango. Kung kaya ito'y isang interesanteng grupo ng mga mangingisda o tipo ng mga mangingisda na na-involve o kaya ay nandito sa industriya na to ng pag-aalimango sa loob ng Gubat, Sorsogon. Ito pong mga mag-aalimango o yung industriya ng pag-aalimango sa Gubat, Sorsogon ay nagbuo din siya ng isang industriya na matatawag nagpapaikot ng ekonomiya o lokal na ekonomiya ng Gubat. So meron pong mga iba't ibang kategorya sa industriya o kaya yung lokal na produksyon ng pag-aalimango. Una, ito ay yung mga parasunsod. Nandyan ang gatherers, small fish pond operators, consolidators, tsaka biyaheros. Ito po yung mga parasunsod. Usually, sa umaga at sa gabi sila kumukuha noong similya ng alimango mula pa rin ito sa dagat. Hindi po sila nagkukulture na diretso po ang similya sa fish pond. So lahat po ng similya ay nanggagaling pa rin po sa ilahas o kumbaga sa laot o sa karagatan. Ayan po sila. Ayan din po yung ginagamit nilang kagamitan. Ito naman po yung tuwing gabi na pagsusudsod na tinatawag. At doon nga po sa mesh net na yan ay hinahanap nila yung mga similya. Kinokolekta nila at saka naman ay ibinibenta doon sa mga gatherers. Okay po. So ito po yung mga iba't ibang makeshift o kaya yung mga ginawa lamang nila ng mga kagamitan sa pagsusudsod. Ito po yung panayam sa iba't ibang sektor ng pag-aalimango. Ito po ay mga parasunsod at gatherers. Ayan po sila. Tapos ito naman po yung mga nag-aalaga na mismo doon sa fish pond o ito na yung mga small fish pond operators. So kapag lumaki na yung similya ay nagiging ganito na po yung itsura at maaari na siyang ibenta sa mga operators at mga traders. So ayan po, meron po siyang mga sizes at mayroon siyang mga value. Kumbaga, ito po nakikita natin sa mga banyera, ito po yung 500 pieces at mabibenta mo yung maliliit na alimango na palalakihin sa ibang lugar.
Ito po ay naibibenta nila mula sa 25 pesos hanggang 30 pesos ang isa. So, yun po. Kalaunan, dahil ang pag-aalimango naman ay isang bago at lumalaking industriya sa gubat Sorsogon, ay nagkaroon na rin ng mga usapin at nakita rin nila yung pangangailangan para sa suporta para sa industriyang ito. Kung kaya nagbuo ng tinatawag na Sorsogon King Crab Raisers Association Incorporated sa gubat Sorsogon or ang SCRA. Ito po yung organisasyon ng mga mag-aalimango sa gubat Sorsogon. Sa kasalukuyan po, tulad ng mga mangingisda na pumapalaot, ang ating mga mag-aalimango ay may ganoon din pong mga sariling usapin, issues at suliranin. Kung kaya, dahil nga nabuo nila yung organisasyon nila, ay gusto nilang mapaunlad at sama-sama silang magko-cultivate or pauunla rin ang kanilang industriyang ito. So, isa po sa pinakamayor na kanilang hamon ay yun pong magkaroon ng mas malalaking alimanguhan o kaya yung pan. Kasi po sa ngayon, kaya lang po nilang magpalaki ng maliliit na mga singilya ng alimango. At in-order ito at nilalabas sa gubat para palakihin bilang mga king crab. Yun na po yung mga parang finished product, kumbaga, ay nabubuhay at kinukulture sa ibang mga ponds na mayroong mas malalaking mga ponds kung saan ito ay matatagpuan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas tulad ng Bulacan, Pampanga at umaabot pa ito ng Visayas at Mindanao. Kung kaya nagiging sularin nila ang hindi pagkakaroon ng pagkakataon na sila mismo ang magpapalaki hanggang sa magiging king crab itong mga kanilang similya na likas ding makukuha sa gubat Sorsogon. So kung kaya dahil limitado ang kanilang espasyo para sa ganitong pagpapalaki ng alimango, marami na rin at silang ginagawang mga pamamaraan na batay sa kanilang inisyatiba at kanilang pagiging malikhain. So, nagiging bukod po dun sa espasyo ay syempre ang natural na mga kadahilanan tulad ng panahon at ang malaking epekto ng mga illegal fishing at saka ang environmental at climate change ay syempre naging hamon din sa kanila ang supply ng similya mula sa natural na pinagkukunan nito sa karagatan. Kung kaya, gumawa sila nitong tulad nitong mga hatchery na kung saan maaari nilang maprotektahan at maparami ang mga similya. Pero ito ay isang experiment pa lamang mula sa isang member ng SCRA. Pero ito ay patuloy na itinataguyod sa ngayon. Nagkaroon bukod po sa kanilang pagiging malikhain at mga inisyatiba para sa pagpapaunlad ng kanilang pag-aalimango, ay mayroon din silang binuong mga leadership training para mas maging malawak ang kakayanan ng mga miyembro ng SCRA. At hindi lamang tungkol sa pag-aalimango, kundi ang kanilang pagiging leader at pagsulong sa mga mahalagang laban at issue ng katulad nila. Ito po yung isa sa mga isinagawa namin na mga seminar habang kami ay nandoon at ako ay nag-aaral. So tinulungan din po natin sila doon sa kanilang mga seminars at leadership training. So, yun po. Mayroon din po sila sa ngayon
na mga proyekto tulad ng pagkakaroon ng crab hatchery at the same time ay maging isang tourist spot na mayroong involvement sana ng mga turista sa mga fish ponds, para ito rin ay isang lunsaran ng kanilang educational tourism para ma-educate at ma-inform ang ating mga turista tungkol sa lumalaki at lumalagong industriya ng pag-aalimangos sa gubat sursugon. So isa lang po yan dun sa mga proyekto. At saka naglulunsad din po sila ng mga kampanya para sa suporta sa pag-aalimangos sa gubat. At ang kanilang pagigiit ng kanilang representasyon sa loob ng mga pulong sa loob ng LGU at mga iba pang organisasyon sa loob ng gubat para maipaabot nila yung kanilang mga kampanya tungkol sa sustainability at saka sa suporta sa pag-aalimangon. So ayun po, ang kanilang tunguhin naman ay tungo sa isang bughaw na komunidad na sumusulong doon sa mas paborableng mga batas sa Fisheries Code of 1998 at saka Agriculture and Fisheries Modernization Act. Sinusulong din nila yung pagpapaunlad ng lokal na sektor at lokal na produksyon at ang pagpapataas ng oportunidad sa kabuhayan habang pinapaunlad ang kalagayan ng kalikasan. Tunguhin din nila ang saliksik ng dokumentasyon ng kultura ng pamalakaya o yung mga mangingisda, traditional man at makabago. At layunin din nila na pagyamanin ang mga tradisyon ng pangingisda, luma man ito o bago. At gayon din, ang serbisyong extension at pagpapalawid ng kaalaman ng mga mangingisda ay isa rin sa kanilang mga tunguhin. So ito po yung pagde-develop ng kanilang mga mangingisda bilang mga eksperto at siyentista tungkol sa pangingisda. At yun nga po, nabanggit ko kanina ang tungkol sa crab sanctuary na isa siyang educational tourism na proyekto na nais nilang isulong kahit sa gitna ng pandemya. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana masuportahan natin ang mga mag-aalimangos sa Gubat Sorsogon, ang SCRA. Maraming salamat po. So, ang tanong po ay maganda ang pagbabahagi ng mga inobasyon na ginawa ng SKRA, isang initiative para magkaroon ng viable at sustainable na livelihood ang mga mangingisda sa aquaculture. Ang tanong ay madali rin kaya itong magaya o ma-replicate ng iba pang maliliit na mangingisda sa aquaculture, lalo na kung limitado ang kapital ng maliliit na mangingisda at karamihan ang fish ponds o aquacultures at ang markets para sa produkto ng pangisdaan ay monopolyado pa rin ng mga malalaking kapitalista sa pangisdaan. Ang sagot niya po dito, madaling ireplika kung magmumula sa natural na ilahas o karagatan ang similya. Pero ito ang unique sa gubat dahil dito lamang matatagpuan ang tipo ng kinis, alimango kung crab, kung kaya sa gubat pa kinukuha ng mga taga-Pampanga hanggang Zamboanga ang similya. At dahil mas malaki ang pondohan sa ibang lugar, sila ang nakapagpapalaki ng mga alimango. Suliranin ng maliliit na mag-aalimango ito sa gubat, na may hangaring mapalago ang similya at makapagpalaki rin ng similya hanggang sa maging king crab. Ang laban sa lupa ay esensyal para sa SKRA, maging ang iba pang laban tulad ng paborableng mga polisiya ng BIFAR at LGU. Sunod pong tanong, ang mga inobasyon ng SKRA ay pagpaparami ng alimango para ito ay maging viable. Sa inyong findings, ano ang inyong mungkahi na dapat pangunahing aksyon para i-address ang dominant na problema ng mga fishermen sa gubat? Ang sagot niya po ay, pangunahing aksyon ay ang pagpapalakas ng SKRA bilang isang organisasyon at igiit ang kanilang representasyon sa larangan ng LGU at iba pang entidad upang makakuha ng sapat na suporta sa kanilang pag-unlad.